Hello guys! So today, ipapakita ko sa inyo kung paano ba mag-record ng sarili nyo while teaching with your presentation gamit ang PowerPoint ng Microsoft Office 365. Hi there! This is Jun Bautista dito lang sa EdTech Pearls. Thank you very much for subscribing to this channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, don't forget to click subscribe. Don't forget to click the bell button. Isama na natin pati yung all. Pag may bagong video, ay manonotify po kayo. So we are here in MS Office 365 PowerPoint at ang gagawin po natin ay magre-record ng sarili natin while having a lesson with your PowerPoint presentation. I will also show you kung paano ito i-export from PowerPoint presentation into a lesson video na pwedeng i-save sa computer nyo and then save it to a flash drive, memory card, or external hard drive. You can also upload this video sa Facebook, Google Drive, OneDrive, or kahit sa YouTube. This presentation is just a sample and I hope that these 3 slides would be enough para maipakita ko po sa inyo kung paano ang process para mabuo ang lesson video nyo that you may use for your learners. Let's go! This is the window of PowerPoint presentation and the first thing that we should do para ma-record natin ang sarili natin while teaching with your presentation is to click the slideshow sa menu tab. Then, record slideshow or yung drop-down sa tabi nito. Choose current slide or from beginning. For the sake of this tutorial, I will choose record from beginning. Magpapakita ang window na ito. Look closely dahil ipapakita ko sa inyo ang mga parts nitong window kung saan magre-record na kayo ng video. Dito sa may upper right portion, you can see the 3 buttons. The record, stop, and replay. Click record if you're going to start the recording and press stop kung tapos na. Take note na ang pagre-record dito sa PowerPoint ay per slide. Ibig sabihin kung nagkamali ka sa slide na ito, pwede mong baguhin kaagad. Kung sa slide number 2 or number 3 ka nagkamali at gusto mong palitan, dun ka lang din sa slide na yun magpapalit and the rest of the slides na nai-record mo na eh hindi na mabubura. Kaya may replay siya para mapanood mo per slide kung okay ba ang recording mo sa slide na yon. Next is the notes tab na kung saan pwede mong mabasa ang mga notes mo per slide. Ang kagandahan nito, nasa bandang itaas at nakagitna ito kung saan din malapit ang webcam ng laptop mo. It means hindi masyadong halata na nagbabasa ka ng notes because you are reading it na malapit sa notes. Hindi kagaya ng kapag nasa presentation view na nasa lower portion ng window, masyadong malayo sa webcam. Next is yung clear. You click this kung gusto mong mabura yung recording mo sa slide na to. Pero be careful kasi baka maklik mo yung all slides. Mabubura lahat ng recording sa lahat ng slides. Dito sa settings, kung halimbawa hindi gumagana ang microphone o camera mo, click mo lang ang microphone and choose the right microphone na naka-install sa laptop mo. You can also choose the camera if you have options. In my laptop, there are 3 choices. The first one is the built-in webcam of my laptop. Dahil sa sobrang labo, kaya may dalawa pang webcam dyan na pagpipilian. Application sa mga yan, na kung saan pwede mong magamit ang camera ng phone mo para maging webcam ng laptop mo. Dalawa kasi ang ginagamit ko, kaya dalawa yan. Kung malabo rin ang webcam nyo, you can also do it by watching this video. Ilalagay ko ang link sa taas para i-click nyo lang para mapanood. At ilalagay ko rin ang link ng video sa description box para mapanood nyo anytime. Dito sa may bandang baba, makikita nyo kung anong slide na kayo and the time of your recording in your current slide. This one is a pointer. Ito yung eraser, pen, and highlighter. You can choose also the color of your preference. If you write or draw something inside the slide, may re-record din yun sa video. Kung nagkamali ka, you can use the eraser. You can also turn on and off the microphone and camera here. You can also toggle this one kung gusto mong may preview ka or wala. So for you to understand more, I will be doing a hands-on activity. Okay, so we have here my 3 slides and what we're going to do first is to click slideshow. Ayan, and then under record slideshow, I click natin yung drop down button and then
Mamimili tayo kung record from current slide or record from beginning. So for the sake of this tutorial, I will be clicking record from beginning. Ayan. And then magpapakita sa inyo ang window na ito, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Then we have here the record, stop and replay, the notes, the clear settings. And kung napapansin nyo, dito magpapakita yung preview niya. Ayan. Yung preview ng camera nyo. But kung napapansin nyo, kulay black lang yung preview ko. Just because iba yung camera na na-select. Okay? So what I'm going to do is to choose the right camera. Ayan. Okay, so nagpapakita na yung video ko dito sa may baba. Alright, and then what are we going to do is to start recording. So click record. Ayan, may magpapakita na countdown 3, 2, 1. And as long as na nakita nyo na itong red dot dito sa may camera nyo, it means na nagre-record na kayo. Ayan. Kung makikita nyo, umaandar na yung timer niya, ibig sabihin nagre-record na kayo dyan sa bandan dyan. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, itong notes. So, makikita nyo dito sa may bandang taas, malapit sa inyong camera or webcam, yung notes. Ibig sabihin, babasahin nyo na lang kung meron kayong babasahin dito na nailagay ko yung mga notes. So, for example, today I will be discussing the basics on Microsoft Office 365. Ayan. Okay, so kung satisfied ka na dun sa na-record mo, what are you going to do is to stop or just next. Okay. Kung pinindot mo itong next, magre-record na yung first slide, yung ginawa mo dun sa first slide. Alright? So, what I'm going to do is to click next. Ayan. So, nandito na tayo sa next slide. Yung, kung napapansin nyo, umaandar pa rin yung timer natin. Ibig sabihin, yung recording natin nung first slide, na-save na yon. Okay? Ang ginagawa na natin ngayon ay nagre-record na tayo ng for the second slide. So, let's take for example, nagkamali ka. Sabi mo, our session objectives, number one, have an overview of the Microsoft Office 367. Ayun, nagkamali ka. So, what are you going to do is to change the video or yung recording dito sa slide na to. So, pwede ba? Yes, pwede. So, what are you going to do is to click stop. Ayan. And then, kung napapansin nyo, nag-red na ulit yung record button. Ang ibig sabihin nito, pwede ka ulit mag-record. So, kapag pinindot mo itong record ulit, ayan, uulitin mo yung mga sinabi mo sa slide na ito. So, kung napansin mo, umulit din yung timer niya dito sa slide na to. Pero don't worry about the recording sa first slide kasi hindi yun napalitan. Okay? Hindi yun nabago. Ang babaguhin mo lang yung sa slide na ito. Okay? So, kapag okay na, you may click next. Ayan. And then, ito na yung, kung natatandaan nyo, 3 slides lang tayo. Ayan. For the sake of this tutorial. So, kung nagkamali ka ulit, you stop. Okay? Stop mo lang. And then, you can replay. Pwede mong pindutin ito para mapanood mo kung okay nga ba talaga yung recording mo. Hindi. Kung okay na, huwag mo nang i-click yung record kasi mababago ulit yung recording mo dito sa slide number 3. So, what are you going to do is to click next na lang. Ganon. Okay, para hindi matanggal yung recording mo dito. So, i-recall natin. Meron na tayong recording sa slide 1, sa slide 2, at saka sa slide 3. Alright? So, ano nang gagawin natin? So, what are you going to do next is to click X. Okay, close na lang natin. After you record yourself, pwede mo ring i-resize yung preview mo. Make it sure na i-resize mo siya proportionally para hindi maging payat o mataba ang itsura mo sa video. So I suggest you to use the edge of the preview at hindi yung mga nasa center. You can also place it to anywhere in the slide. We are now going to export this presentation into a video file. To do it, click File, then Export, choose Create a Video, and you can choose the quality of the video, whether 4K, Full HD, or HD, or standard. For the sake of this tutorial, I will choose Full HD. Then, click Create Video. May magpapakitang window na kung saan mamimili ka kung saan mo isisave ang video mo. I will choose Desktop, and rename it if you want.
Kung napansin nyo dito sa format, MPEG-4 video, ibig sabihin, it will be saved as MP4 na playable in most gadgets na pwede ning i-upload sa YouTube and Facebook. Then, click Save. May magpapakitang bar dito sa baba indicating na nagre-render na ang video mo. Automatic na mawawala ito kung tapos nang mag-render ang video mo. That's it guys kung paano mag-record ng lesson video gamit ang MS Office 365 PowerPoint. In my next video, ipapakita ko sa inyo kung paano naman ang mag-record at gumawa ng lesson video gamit ang Wondershare Filmora. So be sure na nakasubscribe na kayo para ma-notify kayo at mapanood nyo kaagad. So that's it for today guys. I hope may natutunan na naman kayo ngayong araw na ito. If you like this video, don't forget to like and share para naman maibahagi natin sa iba na hindi nakakalam. Kung bago ka lang sa channel na ito, just click subscribe and hit the bell icon para ma-notify ka kung may bagong tutorial video na i-upload ko dito.